This is Bingkai Guapa. Good morning, mga Bingkaya. Today, this is my duty. Maglilinis tayo ng toilet. Kasi Saturday, I work off day only, and then later I going out after I finish my toilet and all over the house. This is my routine every week. Apat yung toilet namin guys, dito sa bahay. Ito ang sa amin kong babae, mamaya sa amin kong lalaki. Ang buhay ng mga OFW. Hindi na ako guys nakapag-video ng dalawang toilet. Natapos ko na yung dalawang toilet kasi nandito pa yung amin sa pamilya. Pero ngayon, umalis na sila kasi yung bata may swimming lesson every Saturday. That's why naisipan ko na mag-save yun. Ganito lang guys. Patient lang guys. At Ganito guys. Ganito kahirap maghanap ng si Dollar. Ito yung buhay ng OFW. Hindi madali maghanap ng pera dito. Pero thankful lang ako kasi kaya mo ako na mabait. May dinero. At sa par, may freedom ako. Saturday, lunchtime, pwede na akong lumabas hanggang Sunday. Yan ang update guys. Sila na ang magbabantay ng anak nila. Tarat, 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 tarat. Ganito talaga guys. Pero masaya naman kasi may pera ka na makukuha every month. Ganyan talaga guys. Ganyan si Bengbe guys. Si Bingkai. Ganyan ang buhay ni Bingkai dito sa Singapore. Pero guys, alam niyo ba? Maganda yung ano guys, yung lugar na Singapore guys. Madami kayo dito mapupuntahan. Alam mo kung minsan lang guys, eh, parang gusto ko nang umuwi sa Pinas. Kasi ang hirap, ang nakakapagod, lahat. Kulang pa sa pahinga. Pero, naisip ko rin kung uuwi ako, anong gagawin ko doon? Wala akong income. That's why I decided to stay para maka-invest ako ng bahay ko. Sana, sana, sana mangyari. Yes, yes. Yan ba talaga kaya sa buhay? Kahit nakakapagod guys, pero ano lang guys ng live your life to the sa Panginoon at saka wag palaging mag-isip na kahit ano, kahit sabihin mo na nakakapagod na
parang gusto mo nang gumiba po, guys. Yan guys, mga trials yan guys, kung kakayanin mo hindi. Pero guys, alam nyo guys, once na i-offer yung life nyo guys sa Panginoon guys, 100% guys, everything will be okay guys, and all the blessing guys will be poor. Dadami yung mga blessing na darating sa iyo guys. Totoo yan guys, kasi na-experience ko yan talaga yan guys. Especially nung kasagsagan ng COVID guys. Alam nyo guys, 4 months wala akong trabaho. Ay, hindi ko alam kung saan ako. Wala akong mapupuntuhan. Pero praise God, hallelujah. May tao talaga na nandyan na tumulong sa akin at hindi ako pinabayaan, especially yung previous kong employer at saka yung current kong employer ngayon at saka sila ni Tintin at saka yung life group ko at saka si Rose. Doon ako nagstay sa kanila for almost 1 month guys. Pero praise guys, kahit wala akong pera, wala akong enough na savings guys, pero hindi ako nagutuman at hindi ako naubusan. Thank you guys, thank you talaga sa Panginoon na hindi niya ako pinapabayaan. Yun nga guys, kailangan lang natin guys na prayer can move mountain talaga guys. Ang laking tulong ng prayer guys, na basta yung faith mo sa Panginoon, hindi mawawala guys, 100% talaga guys, na maging maayos yung buhay mo kahit saan ka guys, kahit dito ka sa ibang bansa guys. Grabe talaga guys yung na-experience ko dito guys, nang sinabi ko talaga na ang Panginoon ay palagi na dyan sa akin, na nakaprotekta at nakaguide sa akin guys. Hallelujah for this. Okay guys, let's do it na guys. Maglinis na tayo ulit kasi darating na sila ng 12 o'clock. At saka ako, aalis din ako. Okay, ganito yung buhay ng atsahin na si Bingkay kay sa Singapore. Ito ang buhay, pero masaya naman kasi kahit kaunti may savings sa para sa bahay ko. Yo! Tapos dito guys, punta ako sa kabilang toilet. Guys, nandito na tayo sa kabilang toilet. Darating sila ng lunch time. Kailangan ko matapos kaagad kasi mamaya aalis ako. Kukuha ako ng damit ni Ma. Tapos dito guys, maglilinis sa kanya. Tapos baki mo. Isang tapos kanya. Ayan. Lagyan natin ng toilet cleaner para malinis sa toilet. Ganyan lang guys. Dalhin lang natin. Para tapos ka agad guys. Babakyum pa kasi ako guys eh. Hindi naman nagbigay. Change natin! Malungkot ang buhay ng isang OFW, pero masaya naman kasi kahit papano may pinapadala sa pamilya at may naiipon. Kasi mahirap
walang ipon, wala dito pa sa ano, uuwi ka. Ano na lang, wala kang may magagamit gamit. That's why, kung sino naman dyan mga OFW, be wise, you need to save money for the future. Yes. Yes. Yes, yes. Basta. Makita ko nila naman yun. Okay na yan, ha? Okay na yun, guys. Basta malinis na. Makita nila naman yun. Okay na yan. Ganyan kasi ako guys, kakikay. Masaya ako. Masaya yung pamilihan ko na yan. Nakatapos. Pagkatapos ko dito guys, mag-vacuum ako sa lahat ng kwarto at sa buong bahay. And then, magmamab pa lang din guys, ang daily routine guys. Nakakapagod siya, pero walang mga gawa. Kasi, tapos na ito guys! Magbabacuum na! Manapin talaga ang pagbabago ng buhay ko guys. Nung nakilala ko yung mga amo ko na sina Ma'am Giovanna, nag-change talaga ng lahat. At saka ngayon, alam ko mabait sila. At alam ko na maging maayos din ang buhay ko sa kanila. And thankful din ako sa mga taong tumulong, especially my angel na si Christine. Ay grabe, grabe guys, siya talaga ang nagbigay ng hope na at courage. Basta center mo lang si Lord, hindi ka talaga niya pababayan. At saka kay Rose, thankful din ako sa kanya. Kasi for almost 1 month ako nandun sa kanya next day. Yes. Ang hirap ng buhay ko nung kasagsaga ng COVID. Kasi wala kang tabaw, wala kang kita. Pagkatapos hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pagkain mo o ano. Pero God is good. Lahat binigay niya sa akin at hindi niya ako pinabayaan. Amen for that. Ngayon, tapos na ako. Let's do vacuum! Thank you.
gawe. Alam ko guys, pag-iwin yung living room namin. Dito yung sala namin guys. So, yun guys. Itong sala namin guys. Kailangan ng time management guys para madali yung trabaho mo. Kag motivation nga matrabaho mo ng maayos yung trabaho mo. Yes guys, ganito kahirap guys maghanap ng dollar. Yes guys, narinig nyo guys, nahirap maghanap ng dollar. Kung uuwi ka naman sa Pilipinas, anong gagawin mo doon eh? Wala. O syempre, kailangan mo na lang magtiis dito. May pera ka pa na makukuha every month, diba? At saka makapag-save ka pa. Yan ang buhay ng OFW. Ang hirap, nakakapagod, pero walang choice, kailangan eh. O kung gusto mo maging maayos yung buhay mo, eh magtiis ka, diba? Okay guys, tapusin ko muna guys. Mamaya lang kwentuhan natin. Kinabi mo yung bahay na mag-dip. Pagkatapos ko dito guys, kwarto na lang ng amo ko. Tapos, i-organize ko yung kitchen. And then, pwede na akong umalis. Magpipick up ng damit ng amo kong babae. Wala naman talaga akong trabaho kung Saturday afternoon. Magpapahinga lang ako. Pero kung minsan, kung may pupuntahan sila, nagsasabi naman sila na kung pwede ako magtrabaho. Okay lang naman sa akin, mabait naman sila. Okay, nandito na tayo sa room ng amo ko. Ito na yung last na nililisan natin. Magpapakyum na ako dito. Okay, let's do it now. Bebe. Kita niyo ba yan guys? Ang ganda ng view dito guys. Kailangan na guys kunin yung alat ako guys. Kasi malapit kami sa bus stop. Yes, guys. Kaunti na lang, guys. Matatapos na ako. Parang uulan pa, guys, ah. Eh.
Okay guys, natapos din ako guys. Nakakapagod guys. Ganyan talaga guys, nakakapagod maglinis ng bahay guys. Oh, what time na ba? It's 11. At ngayon, mag-prepare na ako guys ng lunch ko before ako mag-pick up ng damit ng amo ko. Kasi ang mahal sa labas, mag-kumain. That's why need ko nga magluto at saka mag-kumain dito sa bahay. Nagustuhan nyo guys yung video ko guys. Please press the notification bell guys and like and subscribe. At kung mayroon kayong gusto guys na gagawin ko guys, just comment guys, just comment below. Thank you guys, this is Bingkai Kuapa. Love you all. Buhay!